hindi po maaaring na ipalipasin natin to. We can just allow this to go unchallenged, no? Kailangan sitahin na natin ito, no? Kaya sabihin ko po ay Archbishop Sok Villegas, kung maaari po, doon na po kayo mag-concentrate sa pagligtas ng mga kaluluwa ng iyong mga parokyano diyan sa Dagupan Ningayen Archdiocese. Marami pong problema ang simbahan ng Romano Katoliko. Marami po, hindi po biro ngayon ang nangyayari sa simbahan. Maraming iskandalo, no? At marami po sa mga Roman Catholics ang na habgan astray, yung nawawala na sa wastong landas, di ba? Nawawala na sila dahil hindi po nabibigyan ng sapat na na spiritual guidance, no? Mula po sa mga kapatid. Iwasan, no, na bigyan na naman ng malisya itong homily, itong sermon ni Archbishop Socrates Villegas ng Dagupan Lenggayen Archdiocese. Dahil isa po sa naging pahayag niya, sabi niya, the flags are at half mast. Flags at half mast are not only for the dead president but for the dying decent governance. Ito po yung pagpababa ng ating watawat sa kung saan po ito nakakabit, no? Tawag diyan half mast. Pag may namatay po na isang mataas official ng gobyerno, kahit po sa mga LGU, no, pag may namatay na dating gubernador o gubernador, mayor, at iba pa mga official, ay binababa po yan hanggang sa kalahati lang ng flagpole, no? Half mast po ang tawag diyan, no? At yan po ay sa pagbigay po ng respeto, sa pagbigay po ng parangal sa kung sino man po yung pumanaw na opisyal. Pero binigyan po ito ng ibang kahulugan ni Archbishop Socrates Villegas. Sabi niya, ito daw ay parang nagluluksa daw ang buong bansa sa tinatawag niya na namamatay daw yung disente na pagpapatakbo ng ating gobyerno. Dying decent governance, no? Naku naman, no? For the dying decent governance, hindi po, marami po ang hindi po sumasang-ayon dyan sa sinasabi mo, Archbishop Villegas. Kung sa bagay naman po, sa totoo lang, itong si Archbishop Villegas ay dati pa naman po kilala na talagang supporter ito, no? Supporter ito ng Aquino government, no? At talaga pong kahit papaano po ay lahat po na sinasabi nito ay pabor po sa Aquino government at sa mga dilawan. Kaya sabi niya, the best eulogy, yung eulogy yung tawag yung sa mga pagpupuri, no? Yung pananalita ng mga kaibigan, malalapit na kasama sa trabaho, sa tuwing po bago ililibing, no? Necrological service, no? Ang tawag dyan, eulogy. Sabi niya, yung pinakamaganda daw na pagpuri o parangal, na the best eulogy tribute we can pay to our dear president is to bring back, recover, preserve, safeguard, and never again to compromise our dignity as a people and the decency of our leaders as servants, not bosses. O, ano sa inyo? Ha? Wala bang politika yan? Tignan mo naman ito, pati na itong obispo na dilawan, hindi rin po makapigil sa sarili. Tayo po ay disente po, tayo talaga pong pinipigilan natin sa sarili natin na hindi tayo makabitaw ng mga pangit na pananalita, no? Pero tignan nyo, pati obispo, ginagamit niya ang pulpito ng simbahan upang may pasaring, no? May patutsada.
laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po hindi po matatanggal sa isip ko ngayon na kahit papaano po ay gagamitin nila ito para sa kanilang politika. Dahil para sa kanila ay parang miracle. Ito ngayon ang hinahanap nila na milagro upang mabaliktad. Kasi alam nila na as early as now, kapag may eleksyon po, talaga pong tatambakan, madudurog po ang mga dilawan. Kung noong 2019 na senatorial elections, yung 8 diretso, ididoro, dumiretso, no? Pero dito po sa 2022, sigurado po yung kandidato na sa pagkapangulo, sa pagkapangalawang pangulo, at lahat po na senador, siguro this time, makakarating na sila sa 12, kasi 12 yung magiging bakante na Senate seats, no? Ngayon siguro 14 yung diretso sa inidoro. Kaya titignan nila, sabi niya, ito na, no? Kaya hindi po talaga, natin makaila, no? Makaila ba? No? We cannot deny that there is joy, huh? May kakalakan, may katuwaan sa hanay ng mga dilawan, kasi sabi niya, ito na ang kailangan natin, no? Chris Aquino, tumakbo ka na. O sino ba dyan? Lenny Robredo, tumakbo ka na. No? Kaya, hindi po ngayon, hindi po maaari na ipalipasin natin to. We can just allow this to go unchallenged. No? Kailangan, sitahin na natin ito. No? Kaya, sabihin ko po, Archbishop Sok Villegas, kung maaari po, doon na po kayo mag-concentrate sa pagligtas ng mga kaluluwa ng iyong mga parokyano diyan sa Dagupan, Ningayen, Archdiocese. Marami pong problema ang simbahan ng Romano Katoliko. Marami po, hindi po biro ngayon ang nangyayari sa simbahan. Maraming iskandalo, no? At marami po sa mga Roman Catholics ang na have gone astray, yung nawawala na sa wastong landas, di ba? Nawawala na sila dahil hindi po nabibigyan ng sapat na na spiritual guidance, no? Mula po sa mga kapare, kasi mga pare natin ngayon, marami po, hindi naman lahat, no? Marami po sa mga pare natin gusto talaga makialam sa politika at hindi po katanggap-tanggap sila kanila na meron pong presidente na hindi po lumuluhod sa kanila. Nasanay kasi sila noon sa panahon ni dating Pangulo, the late Corazon si Aquino, na sikat na sikat ang simbahan, no? Lalo na po na noong magka-EDSA Revolution, malaki po ang naging papel ni the late Jaime Cardinal Sin. Siya po ang nanawagan noon sa mga mamamayang Pilipino na tulungan po, no, itong si dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile at si General Fidel V. Ramos, na sila po ay umalsa laban po sa gobyerno ni the late Ferdinand Edelin Marcos, no?